Ang Walang Kapantay na Martial God, ikalawang aklat. Kabanata 231, nagsamang muling magkaibigan. Sa Holy Shrine ng Supranatural Region. Bumalik si Hao Qinglin, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Bumalik si Hao Qinglin kasama ang siyam na tao. Tian Qi, Ruo Exi, Mo Bei, Ku Ken, Xing Zan, Ban Ruo, Li Hen, Wu Yong, at Jun Moshi. Sister Xinye, Sister Yuzin, matagal na tayong hindi nagkikita. Bulalas ni Ruo Exi, nakangiti nang makita niya sina Duan Xinye at Qiu Yuzin. Siya at ang lahat ng iba pa ay napakasaya. Tuwang-tuwa sila sa muling pagsasama. Ang matalik na kaibigan ng Tian Tai ay laging masaya na makita ang isa't isa. Nandoon ang lahat, maliban kay Mo Chen. Lahat, nagpadala ako ng sulat sa Snow Region. Sigurado akong babalik si Lin Fang sa lalong madaling panahon. Sabi ni Song Zhuang sa kanila. Nagulat siya dahil ang lahat ng mga taong ito ay mga cultivator ng unang layer ng Holy Spirit Emperor. Bumuo sila ng isang magandang maliit na hukbo. Kasabay nito, medyo naunawaan ni Song Zhuang si Lin Fang, na siya ang nasa gitna ng kanyang grupo ng mga kaibigan. Narinig na namin ang Holy Shrine ng Supranatural Region, pero hindi pa kami nakapunta dito. Gaya ng inaasahan, ang kapaligiran dito ay napakasaya. Tumiti si Jun Moshi. Nakatakas siya sa Spiritual Region noon. Noong una, gusto niyang pumunta at hilingin kay Lin Fang na tulungan sila. Ngunit sa kanyang paglalakbay, nakatagpo siya ng isang matandang babae na nagpadala sa kanya ng diretso sa hilagang bahagi ng Continent of the Gods. Galit na galit siya, pero anong magagawa niya? Ang matandang babaeng iyon ay isang Holy Spirit Emperor, kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi ang umangkop. Sa kabutihang palad, kinuha siya ng matandang babae na iyon bilang isang alagad at marami siyang natutunan sa kanya. Tuluyan na siyang umalis sa hilaga. Nabunggo niya si Tian Qi at ang iba pa sa isang maswerteng pagkakataon. Munting mga kaibigan, dahil lahat kayo ay mga kaibigan ni Lin Fang, hindi na kailangang makaramdam ng awkward, gawin ang iyong sarili sa bahay. Sabi ni Mr. Savage, itinaas ang isang baso at nakangiting masaya. Ang mga kabataan ang kinabukasan ng Continent of the Gods, lalo na ang mga malalakas. Ang ilan sa kanila ay magiging walang katulad na mga cultivator. Mga kapatid, narito si Lin Fang. May sumigaw. Lahat ay mukhang natuwa nang lahat sila ay nagtaas ng ulo at nakita si Lin Fang. Malawak ang ngiti niya habang lumilipad papunta sa palasyo, kasunod sina Meng Qing at Yan Di. Ang mga miyembro ng Tian Tai ay lalong natuwa nang makita sina Yan Di at Meng Qing, mga pamilyar na mukha mula sa Continent of the Nine Clouds. Haha, brother. Mukhang masaya ka, halika at suntukin mo ako. Sabi ni Xing Zan, tumawa ng malakas. Tumalon siya at ibinato ang kanyang kamao kay Lin Fang. Dahil sa kanyang mapagmataas na chi, agad na nagbago ang ekspresyon ng lahat. Ang mga miyembro ng Tian Tai ay natulala sa lakas ni Xing Zan. Malakas talaga siya. Lahat sila ay mapalad na hindi niya ikinumpara ang mga pointer sa kanila. Haha, Brother Xing Zan, hindi ka pa rin makakalaban sa akin. Sagot ni Lin Fang, nakangiting masaya. Inilabas din niya ang kanyang kamao at naglabas ng lakas ng ningning, gamit lamang ang 70% ng kanyang kapangyarihan. Nagbanggaan ang kanilang chi at nagbuo ng vortex bago pa magtagpo ang mga kamao ni na Lin Fang at Xing Zan. Boom! Sumabog lahat ang mga upuan sa paligid nila. Napaungol si Xing Zan sa sakit at napaatras ng isang hakbang. Hinawakan niya ang kanyang braso at tumingin kay Lin Fang, natulala. Third later Holy Spirit Emperor. Haha, Brother Xing Zan, hindi rin ako tamad. Panunukso ni Lin Fang. Umiling si Xing Zan. Hayop ka pa rin, Lin Fang. Akala ko malalampasan kita sa Continent of the Gods, pero nagkamali ako. Nawaingatan tayo ni Buddha. Brother, hindi mo ipinapakita sa amin ang iyong maliit na lakas. Gaano ka ba talaga katatag? Tanong ni Tian Qi, dahan-dahang naglalakad patungo kay Lin Fang. Napatingin ang lahat sa kanila. Gaano kalakas si Lin Fang, ang munting paborito ng grupo, sa totoo lang. Madaling mapatay ni Lin Fang ang malalakas na cultivator ng ika-apat na layer ng Holy Spirit Emperor. Sabi ni Mr. Savage nang makita niyang nakangiti si Lin Fang at sinusubukang magmukhang misteryoso. Wow! Nakakatakot! Hayop talaga siya! Kamangha-manghang! Ano ang dapat nating gawin sa isang kamangha-manghang kapwa-disipulo? Nang marinig ng mga miyembro ng Tian Tai si Mr. Savage, lahat sila ay napabuntong hininga sa pagkamangha, na parabang nakatingin sila sa isang tunay na halimaw. Mukhang nahihiya si Lin Fang at ngumiti ng pilit. Ahem. Sige, mga batang lalaki, kung napakalakas ni Lin Fang, may dahilan, alam mo ba? Ako kasi ang personal na nagpalaki sa kanya. Sabi ni Yan Di nang makita niyang tulala ang lahat ng mga miyembro ng Tian Tai. Nagtawanan ang lahat sa kanyang mga sinabi, at gamaan ang kapaligiran nang makaupo silang lahat. Kung mas malakas si Lin Fang, mas napatunayan nitong tama ang pinili ni Tian Tai. Nangangahulugan din ito na mayroong isang hari sa mga hari.
Sa Tiantai, ang 11 disipulo ay mga hari, at si Linfang ang hari ng mga hari. Ang lahat ay tumahimik, habang ang godly leader at si Mr. Savage ay nakatingin kay Yandi, nagtataka. Sino ka, kamahalin? Ako si Yandi, ako ang matalik na kaibigan ni Linfang. Ang walang kapantay na martial god, ikalawang aklat. Kabanata 232, nasa panganibang sword sect. Oh, kaibigan ka ni Linfang. Mangyaring umupo. Sabi ni Mr. Savage. Tungkol kay Meng Qing, narinig na nila ang nangyari sa Snow Region, kaya nahulaan na nila kung sino na siya. Pagkatapos ng nangyari, subukan lang nilang pasayahin siya. Wala siyang pagpipilian, kundi tanggapin ang sitwasyon. Hindi nila alam na hindi na nalulungkot si Meng Qing sa sitwasyon ng Snow Region, ngunit sinadya ni Mr. Savage at ng Godly Leader, kaya tumanggo si Meng Qing upang ipahiwatig na pinahahalagahan niya ang kanilang pag-aalala. Linfang, pumunta ka sa grupo ko. Ang aking guro ay isang cultivator ng Fourth Layer Holy Spirit Emperor. Napakahusay mo, sigurado akong gusto kanyang tulungan. Sabi ni Xingzhan. Alam niyang lahat ng iba pang miyembro ng Tiantai ay gustong imbitahin si Linfang sa kanilang grupo, kaya nagkusa siyang gawin muna ito. Agad-agad, lahat ng iba pang nagmungkahi kay Linfang ay pumunta sa kanilang mga grupo, ngunit tumanggi si Linfang na pumunta kahit saan. Lahat sila ay nabigo, syempre, ngunit hindi sila nagalit kay Linfang, para silang magkapatid. Hindi sila magalit dahil sa isang maliit na bagay. Linfang, sigurado ka ba? Tanong ni Jun Moshi. Napakalakas ni Linfang, madali siyang maging bayani kung pupunta siya sa ibang grupo. Tumingin si Linfang kay Jun Moshi at sa iba pa at umiling ng nakangiti. Napakabait ninyong lahat. Naantig ako, ngunit ngayon ay miyembro na ako ng Supranatural Region. Paano ako makakasali sa ibang maimpluwensyang grupo? Pero may idea ako. Makinig kayo. Nag-aalangan niyang pagpapatuloy. Nang makita ng iba si Linfang na nag-aalangan, nagulat sila. Linfang, maaari mong sabihin sa amin ang kahit ano. Sabi ni Hao Qinglin, nakangiting malinaw. Mga kapatid, kapag hinog na ang mga kondisyon, sana ay maitatag natin muli ang Tiantai dito sa Continent of the Gods, at sana ay bumalik kayo. Mungkahi ni Linfang. Nagbago ang ekspresyon ng lahat ng miyembro ng Tiantai at pagkatapos ay mukhang nasasabik ang lahat. Seryoso, Brother Linfang. Seryoso. Sabi ni Linfang, same time na tumango. Sinadya ito ni Linfang, at hindi ito bago. Haha. Sige, kahanga-hanga. Kapag sa tingin mo ay hinog na ang mga kondisyon, babalik tayo at sasama muli sa Tiantai. Sabi ni Xingzhan, tumawa ng malakas at masaya. Oo, tama. Kapag sinabi mo sa amin, babalik kami sa Tiantai. Mahinahong pagsang-ayon ni Mubei. Si Linfang at ang mga pangunahing miyembro ng Tiantai ay isang simbolo, isang alamat sa Continent of the Nine Clouds. Sa hinaharap, sila ay magiging isang alamat sa Continent of the Gods, pati na rin. Gusto ni Linfang na maging maningning at maluwalhati si Tiantai dito, at gayon din ang mga kapwa niya disipulo. Kung muling itatag ni Linfang ang Tiantai dito, babalik sila at iiwan ang kani-kanilang mga sekta ng walang pag-aalinlangan. Lahat sila ay parang magkakapatid, at hinding-hindi nila malilimutan ang dalawang emperor na nagturo sa kanila. Sige, hindi ko makakalimutan iyon. Sabi ni Linfang, kinuyam ang kanya. Siya ay masaya. Hindi nakakalimutan ng kanyang mga kaibigan ang tungkol kay Tiantai. Sa totoo lang, nag-aalala si Linfang sa simula ng hilingin sa kanya ng lahat ng kanyang mga kaibigan na pumunta sa kanilang mga sekta, nagsimula siyang mag-isip kung nakalimutan na ba nila ang tungkol kay Tiantai. Pero parang wala pa, masyado lang siyang balisa. Hehe, little friends, saan kayo nang galing? Tanong ng godly leader, na curious ngayon. Ako ay nagmula sa kanluran ng Continent of the Gods, ako ay isang godly soul ng Holy Shrine ng Blade Region. Sagot ni Xingzhan na masayang nakangiti at ikinulong ang kanyang kamao. Oh, isang godly soul ng Holy Shrine ng Blade Region. Paumanhin, hindi kita nakilala. Sabi ng godly leader, na kinuyam din ang kanyang kamao. Mabilis na nagbago ang ekspresyon niya sa pagpapakilala. Ako ay nagmula sa timog ng Continent of the Gods, ako ay isang godly soul ng Holy Shrine ng Blue Region. Sabi ni Mobei, nakangiti rin at ikinuyom ang kanyang kamao. Ako ay nagmula sa hilaga ng Continent of the Gods, ako ay isang disipulo sa Bamboo Shrine. Wika ni Jun Moshi, na kinuyam din ang kanyang kamao. Pagkatapos, sinabi rin ni na Tianqi, Wuyong at ng iba pa sa lahat kung saan sila nanggaling. Nang marinig sila ng godly leader ay namangha siya. Lahat sila ay mula sa malalakas na maimpluwensyang grupo. Karamihan sa kanila ay mga godly son o elder. Malaki. Linfang, kaibigan ka na ng walong maimpluwensyang grupo ngayon. Sabi ng godly leader, na nakangiti kay Linfang. Umiling si Linfang. Ang mga grupo ng kanyang mga kaibigan ay hindi palaging magiging palakaibigan sa kanya, ngunit si Linfang ay hindi magkukusa na masaktan sila. Sa sandaling iyon, may sumigaw na, nag-uulat. Parang takot na takot.
Kumunat ang noon ng godly leader at Mr. Savage at saka sumigaw si Mr. Savage. Bilisan mo at pumasok ka. Pumasok ang isang alagad ng supranatural region na mukhang kinakabahan. May hawak siyang sulat na may nakikitang dugo. Ang godly leader, pinuno, ang sword sect ay nasa panganib at kailangan nating iligtas sila. Lumuhad ang alagad, mukhang nababahala. Hindi siya naglakas loob na tingnan ang sulat na puno ng dugo. Nagulat ang godly leader. Labis na kinabahan si Lin Fang at agad na tumayo. Lumapit siya sa disipulong iyon, kinuha ang sulat, at binuksan ito. Kailangan ni Zijian ang godly leader upang tumulong. Nabuhay muli ang evil soul sect at gusto nilang pamunuan ang silangan ng Continent of the Gods. Mangyaring pumunta at tumulong sa lalong madaling panahon. Ito ay isang liham na nakasulat na may dugo, na nagpapatunay na nahihirapan si Zijian, kung tutuusin. Ito ay lalo nakitang-kita kapag binabasa ang huling tatlong simbolo. Lin Fang, anong nangyayari? Ipakita sa akin. Sabi ng godly leader, tumayo at lumakad. Kinuha niya ang sulat at binasa. Nang makita niya ang laman, mukha siyang malungkot. Nanginginig ang mga kamay niya at biglang pumutok ang papel. Natigilan si Lin Fang at nagtanong. Godly leader, nakapasok ka sa ikatlong layer ng Holy Spirit Emperor. Hehe, talaga. Ako ngayon ay isang malakas na cultivator ng ikatlong layer ng Holy Spirit Emperor. Siyempre, hindi ko kayang makipagkompetensya sa isang halimaw na katulad mo. Nahijitan mo na ako, kapalit ko. Sabi ng godly leader, nakangiting ng aasar. Masaya siya para kay Lin Fang. Walang sinabi si Lin Fang. Normal lang na nakalusot ang godly leader, matagal na siyang nasa parehong antas. Godly leader, pupunta muna ako sa sword sect. Aabutan mo ako mamaya. Pakibilisin. Nabuhay muli ang evil soul sect, at hindi nila tayo bibitawan. Dahil inatake nila ang sword sect, ibig sabihin ay aatakehin nila ang supranatural region sa isang punto. Tama ka. Hindi lang tayo dapat mag-welcome, pero dapat din natin ipaalam sa ibang rehiyon para maprotektahan nila ang sarili nila. Malungkot na sabi ni Mr. Savage. Mga master, aalis na ako. Magkikita tayong muli. Sabi ni Lin Fang. Wala siyang oras para makipag-chat. Agad siyang nawala at lumipad patungo sa sword sect. Nang makita ng godly leader si Lin Fang na nawala, mahinahon siyang ngumiti. Alam niya na gusto ni Lin Fang si Patriarch Zijian. Kung siya ang nasa kalagayan ni Lin Fang, gagawin niya rin iyon. Sai, bata, hintayin mo ako, kailangan mo ng isang makapangyarihang emperor sa iyong tabi. Sigaw ni Yandi nang makita niyang umalis si Lin Fang. Nawala din siya agad. Nagulat si Mr. Savage at ang godly leader. Iyan ay isang cultivator ng ang fifth layer Holy Spirit Emperor. Ang walang kapantay na martial god, ikalawang aklat. Kabanata 233, teritoryo ng evil soul sect. Hoy, Lin Fang, hindi pa kita nakitang nagmamadaling tumulong sa isang tao, parang matalik mong kaibigan ang sword sect. Sabi ni Yandi, nakakabilib ang bilis niya. Mabilis niyang naabutan si Lin Fang, na lumilipad gamit ang kanyang buong lakas, habang medyo nakaka-relax. Hindi niya ginagamit ang buong lakas niya. Ang sword sect ay matatagpuan sa silangan ng supranatural region. Bukod sa Holy Shrine ng supranatural region, ang sword sect ay isa sa pinakamalakas na maimpluwensyang grupo sa supranatural region. Siyempre, hindi ito maikukumpara sa evil soul sect. Matandang kaibigan, ang sword sect's patriarch ay kaibigan ko at may utang ako sa kanya. Kung wala siya, hindi ako mabubuhay ngayon, at hindi na kami magkikita pa. Sagot ni Lin Fang. Wala siyang oras na sayangin kaya naman simple lang siyang sumagot. Sumimangot si Yandi, ngunit hindi na nagtanong pa. Alam niyang hindi maganda ang mood ni Lin Fang at naiintindihan naman nito, kaya hindi niya ito masyadong itinulak, sumunod lang. Nakahinga si Lin Fang na kasama niya si Yandi. Maliban na lang kung makatagpo sila ng isang tao na ang antas ay mas mataas kaysa sa 7th layer Holy Spirit Emperor, walang sino man ang makakalaban ni Yandi. Madaling nakipag-ugnayan si Yandi sa isang cultivator ng 6th layer Holy Spirit Emperor. Hindi makakalimutan ni Lin Fang ang eksenang iyon. Curious si Lin Fang tungkol sa Celestial Evolution Holy Dynasty, anong klaseng grupo sila? Ano ang itsura ng isang first class na grupo sa Continent of the Gods? Nandyan ang sword sect. Nararamdaman ko. Lumipad sina Lin Fang at Yandi ng mahigit isang oras at sa wakas ay nakakita sila ng bulubundukin sa di kalayuan. Mayroong maraming mga taluktok sa itaas ng 1,000 metro ang taas. Mukha silang maharlika. Pero amoy dugo. Ang nakakatakot na lakas ng laban ay hindi pa nahihilo. Isang malupit at mabangis na labanan ang naganap. Lin Fang, huwag kang pumunta. Walang natira doon. Sabi ni Yandi, umiling-iling at nakasimangot habang pinipigilan si Lin Fang na sumulong. Paano mo nalaman? Nararamdaman mo ba? Tanong ni Lin Fang. Nagulat siya, ganoon ba kalakas si Yandi kaya naramdaman pa niya ang mga ganoong bagay? Oo, pakiramdam ko wala ng tao. Natatakot ako na ang sword sect ay
Pupunta ako at tingnan kahit na walang natira. Sabi ni Lin Feng, pagkatapos manatiling tahimik ng ilang segundo. Itinulak niya ang kamay ni Yandi at lumipad patungo sa mga bundok ng sword sect. Mula sa langit, nakikita ni Lin Feng ang karagatan ng mga bangkay sa sword sect. Lahat sila ay mga alagad ng sword sect. Nakakatakot ang hitsura ng mga bangkay. Ang ilan sa kanila ay pinugutan na ng ulo, ang ilan sa kanila ay wala ng mga braso. Ang ilang mga nasirang kaluluwa ay naalis din. Mga bastos. Isang grupo ng mga bastos. Sigaw ni Lin Feng, naghagis ng suntok sa lupa at nagpasabog ng malaking bunganga. Dumating si Yandi malapit kay Lin Feng. Nang makita niya ang estado ng sword sect, sumimangot siya at sinabi kay Lin Feng. Lin Feng, ang patriarch ng sword sect ay hindi ordinaryo, kaya hindi siya pababayaan ng evil soul sect. Tama ka, Yandi. Pakiramdam ko ay hindi patay si Uncle Zijian. Binigyan niya ako ng anteng-anteng ng sekta kaya safe and sound pa rin siya. Kung siya ay patay na, ang anteng-anteng ay hindi na maglalaman ng anumang chi. Sang-ayon ni Lin Feng, at kinuha ang anteng-anteng na ibinigay sa kanya ni Zijian. Malamang ay nahuli siya ng evil soul sect. Mukhang kailangan nating pumunta sa lungga ng evil soul sect. Yandi, tara na. Sumimangot si Lin Feng, tumalikod at kumislap palayo. Nagtungo siya sa direksyon ng Demon Region. Kahit na hindi niya alam kung nasaan ang evil soul sect, kumbinsido siya na malalaman ng mga miyembro ng Demon Region. Napabuntong hininga si Yandi. Hindi nag-alala si Lin Feng na iwan siya ni Yandi, dahil alam niyang kung nasa panganib siya, hindi siya hahayaang mamatay ni Yandi. Kaya sinundan ni Yandi si Lin Feng. Ito ay isang pagkakataon upang maging mas malakas, kahit para kay Lin Feng. Kahit na mayroong napakalakas na cultivator sa evil soul sect, hindi sila papayag ang patayin siya. Mabilis na lumipad sina Lin Feng at Yandi patungo sa Demon Region. Inabot sila ng isang araw bago sila tuluyang nakarating. Lumipad si Lin Feng patungo sa Demon Mansion. Tinanong niya si Feng Mo kung nasaan ang evil soul sect, ngunit sinabi ni Feng Mo kay Lin Feng ang isang bagay na hindi niya nagustuhan. Ang Demon Region at ang Evil Soul Sect ay konektado. At si Mara Deva at ang Patriarch ng Evil Soul Sect ay talagang malapit. May impress yun si Lin Feng na sisabog ang kanyang ulo kapag narinig niya iyon. Ang Patriarch ng Evil Soul Sect ay parang isang martial uncle kay Feng Mo at Tang Yuyu. Ngunit walang pakialam si Lin Feng. Sinira ng Evil Soul Sect ang Snow Region, kinokontrol ang Ling Tu Zi, gusto nilang patayin si Meng Qing, at winasak nila ang Sword Sect at nahuli si Patriarch Zijian. Walang pakialam si Lin Feng kung ang Patriarch ng Evil Soul Sect ay kapatid, kaibigan, o ano paman ni Mr. Mara Deva. Hindi niya ito mapapatawad. Hindi magkakilala si Na Feng Mo at Yandi, pangalan lang ng isa. Nagpalitan sila ng ilang pangungusap, ngunit nagmamadali si Lin Feng. Nag-aalala siya kay Uncle Zijian, kaya mabilis siyang umalis. Ilang sandali pagkaalis ni Lin Feng, lumabas si Mara Deva mula sa likod ng dingding. Tumingin si Feng Mo sa kanyang guro, alam niya kung ano ang nangyayari. Ang aking munting disipulo, ang init ng ulo ni Lin Feng ay lalong sumasabog. Hindi ito magandang bagay, sabi ni Mara Deva sabay hila ng mahabang mukha. Nag-aalala daw siya. Guro, sisirain ni Lin Feng ang evil soul sect dahil ikaw. Sabi ni Feng Mo, ngunit hindi niya natapos ang kanyang pangungusap bago siya pinutol ng matanda. Alam ko, hindi na kailangang sabihin sa akin ito. Kung kaya niyang sirain ang evil soul sect, ibig sabihin ay malakas na siya. Pero hindi niya kayang sirain ang kapatid ko. Ililigtas ko siya sa pinakamahalagang sandali. Sige, guro. Nag-aalala lang ako sa junior ko na kapwa-disipulo. Ayos lang, ikaw at si Lin Feng ay mag-asawa. Sa makatuwid, kami ni Lin Feng ay konektado sa isang tiyak na lawak. Hindi ko sasaktan si Lin Feng. Sige, gamon na ang loob ko. Kehe, kayo. Umiling si Mara Deva at tumingin sa langit. Nakita niya si Yandi, at mas malakas si Yandi kaysa sa kanya. Nakaramdam siya ng pressure. Mukhang may magandang background si Lin Feng. Dalawang oras pa ang inabot ni Lin Feng upang marating ang lambak kung saan naroon ang evil soul sect. Maraming tao ang nakasuot ng iba't ibang kulay sa pasukan doon. Nagkatinginan sina Lin Feng at Yandi at naglakad palapit sa kanila. Ang evil soul sect ay nabuhay muli, at sinira ang snow region at ang sword sect ng supernatural region. Narinig ko na rin. Ang kanilang layunin ay ang Dark Palace. Pipili sila ng ilang henyo mula sa ating sekta para tulungan silang bumangon muli. Hindi lang ang sekta natin, pati ang iba. Tara na at tingnan natin. Magsisimula na, tara at puntahan natin. Sabi ng iilang tao, lumipad sila sa kailaliman ng lambak. Si Lin Feng ay nakatayo sa bakana ng lambak at mukhang nag-iisip. Hoy, bata, hintayin mo ako. Sabi ni Yandi, ngunit hindi naghintay si Lin Feng, at lumipad sa lambak. Medyo nagalit si Yandi, pero sumunod lang siya. Ang teritoryo ng Evil Soul Sect ay nasa isang napakalalim na hukay na napapaligiran ng mga manipis na bangin at mga nakaumbok na bato.
Natural lang ang lahat, hindi ito nilikha ng tao. Nakaamoy din ng dugo si Lin Fang. Ang blood chi ay lalong kumapal habang sila ay bumababa sa lambak. Ang kaunting mga tao sa harap ni Lin Fang ay mukhang napakatiwala hanggang sa makita nila ang ilang mga tao na gumagapang palabas ng hukay na gumagapang, na ikinaalarma nila. Mga piraso ng basura, sa isip ni Lin Fang, umiling-iling. Ang mga high-level Holy Emperors na iyon ay nang ahas na pumasok at gumawa ng gulo, sila ay talagang walang ingat. Nagpatuloy si Lin Fang sa pasulong. Sa wakas, nakita niya ang isang fighting ring na may napakaraming tao na nakaitim na damit sa paligid nito. Nakilala sila ni Lin Fang. Ang Great Elder na pinatay ni Yan Di ay nagsuot ng parehong damit. Lahat, ang Evil Soul Sect ay malapit ng mabuhay. Umaasa kaming lahat ay maaaring suportahan at tulungan kaming bumangon. Nais naming maging kasing lakas ng Dark Palace at mamuno sa silangan. Sigaw ng isang tao. Kinilig ang karamihan. Bamantong hininga si Lin Fang. Gaano kalakas? Mayroon silang ganoong kapangyarihan at iluwensya. Paf, basura sila. Kaya kung sumigaw ng mas malakas. Panunuya ni Yan Di, tumiti si Lin Fang at walang sinabi. Kaya nga ni Yan Di yan. Ang walang kapantay na Martial God, ikalawang aklat. Kabanata 234, hindi kailangang ipagpatuloy. Fourth Layer Holy Spirit Emperor. Napansin ni Lin Fang na ang kakasigaw lang ay isang cultivator ng Fourth Layer Holy Spirit Emperor, ang kanyang chi ay napakasama. Nakasuot siya ng itim na damit at nakaplated na sombrerong kawayan. Medyo malakas ang mga miyembro ng Evil Soul Sect, hindi nakakagulat na tinatakan sila ni Miss Snow noong nakaraan. Lahat, galing kayo sa magkakaibang lugar ng Continent of the Gods. Lahat kayo ay mga henyo at sobrang galing. Isang karangalan na narito ka para sa pagsusulit sa pagpili. Sa makatuwid, bilang mga elder ng Evil Soul Sect, kami ang namamahala sa pagsusulit. Kung gusto mong sumali sa Evil Soul Sect, magiging masaya kami na mayroon ka. Nakangiting sabi ng lalaki. Naririnig ni Lin Fang ang kabalintunaan sa boses ng lalaking iyon. Mukha siyang mapagmataas at matatag, ngunit dahil ang Evil Soul Sect ay nangangailangan ng Cannon Fodder, wala silang pagpipilian kundi mag-recruit ng mga bagong tao. Mayroong dalawang patakaran para sa pagsusulit na ito. Ang una ay ang mga disipulo ng Evil Soul Sect ay maaaring hamanin ang sinuman, at maaari mong hamanin ang sinuman sa amin. Kung manalo ka, magiging isa ka sa amin. Kung matalo ang aming mga alagad, sila ay mapaparusahan. Ngayon, opisyal kong inanunsyo ang simula ng pagsusulit. Boom! Isang pasabog na chi ang kumalat sa hangin nang matapos magsalita ang lalaki. Isang matangkad na lalaki na may palakolang tumalon at inihagis ang sarili sa lalaking may nakaplated na sombrerong kawayan. Ang matangkad at matipunong lalaki ay mukhang mabangis. Lumapag siya sa harap ng lalaki at itinaas ang kanyang palako. Tumingin siya sa buong pulutong at galit na sumigaw. Sino ang gustong hamanin ako? Bilisan mo at pumunta ka dito. Pagkatapos ay tumama ang lalaki sa lupa gamit ang kanyang palakol, na nagdulot ng lindol. Third Layer Holy Spirit Emperor. Kailan pa naging karaniwan ang mga Holy Spirit Emperors sa daang rehiyon? Sa Supranatural Region, bukod sa apat na Sage, ang Dama Palas, ang Godly Leader, Mr. Savage, at Yuan Fei, walang mga Holy Spirit Emperor. Hindi maintindihan ni Lin Fang kung bakit biglang nagkaroon ng napakaraming Holy Spirit Emperor. Tumiti si Yan Di at sinabi kay Lin Fang ng telepatiko. Munting bata, maraming Holy Spirit Emperor sa Continent of the Gods, kung hindi, bakit ito tatawaging Continent of the Gods? Naintindihan ni Lin Fang. Sa totoo lang, may punto siya. Kamahalan, ikaw ba ay Supreme Cultivator Woodcutter? Tanong ng isang tao sa sandaling iyon. Napatingin ang lahat sa matangkad at matipunong lalaki sa singsing. Gaya ng inaasahan, mukhang proud ang matangkad at matipunong lalaki at humagalpak ng tawa. Haha. Sa katunayan, ako ay Supreme Cultivator Woodcutter. Kilala mo ako, hindi masama, bata. Hehe, pasensya na sa kawalan ko sa ugali. Noong mga araw, mas malakas ka kaysa sa Godly Leader, at pagkatapos ay nawala ka ng 1,000 taon. Saan ka pumunta? Sabi ng lalaking naka-plated bamboo hat, neutral na nakangiti. Umakyat siya sa tabi ng woodcutter at tinanggal ang kanyang sombrero, at nakikita na ng lahat ang kanyang mukha. Nang makita siya ng mga tao ay namangha ang mga ito dahil may malaking galos siya sa kaliwang bahagi ng mukha, maging ang kanyang mga kalamnan ay kitang-kita. Kaya pala nakasuot siya ng plated bamboo hat, ayaw niyang makita ng mga tao ang mukha niya. Napagtanto ni Lin Fang na maraming tao ang nanginginig sa takot sa paligid ng ring. Nakakatakot ang itsura ng lalaki. Kumunat ang noo ni Lin Fang. Nandito ba siya para mag-network o ano? Tanong ni Lin Fang, sumulyap kay Yan Di. Laban sa lahat ng inaasahan, seryosong sumagot si Yan Di. Siya ang Supreme Cultivator Soul. Sa Supreme Cultivator Evil, sila ang nasa core ng grupo. 10,000 taon na ang nakalipas, nawala din siya. Hindi ko akalain na sasali siya sa Evil Soul Sect.
Panunuya ni Yandi, hindi siniseryoso ang lalaki. Sa katunayan, napakalakas ni Yandi na tanging Mara Deva at Mr. Time lang ang makakalaban niya rito. Ikaw pala, Supreme Cultivator Soul. Sabi ni Supreme Cultivator Woodcutter nang makita niya ang totoong mukha ng lalaki. Tiningnan niya ito nang may paggalang, binawi ang pride. Walang pakialam nang umiti si Supreme Cultivator Soul at sinabi, Supreme Cultivator Woodcutter, kung gusto mong sumali sa Evil Soul Sect, hindi na kailangang kumuha ng pagsusulit. Pwede mo kaming samahan. Sige. Kaya walang pagsusulit para sa akin, kumbaga. Sabi ng Supreme Cultivator Woodcutter, na naglalaman ng kanyang pananabik. Hindi niya kailangang kumuha ng pagsusulit, at nabackup siya ng Supreme Cultivator Soul. Tumiti ng manipis si Supreme Cultivator Soul at tumingin sa mga tao. Nang makita niya si Lin Feng, natulala siya ng ilang segundo. Magpatuloy tayo. Sabi ng Supreme Cultivator Soul, habang naglalakad pabalik sa dati niyang kinalalagyan. Isang lalaking nasa katanghali ang gulang na nakasuot ng asol na damit ang bumungad sa singsing. Nagulat ang lahat dahil napakabilis ng lalaking iyon. Hindi nila nagawang sundan siya ng kanilang mga mata. Lin Feng, nakikinig ka ba? Gayunpaman, sa sandaling iyon, narinig ni Lin Feng ang isang tao sa kanyang mundo ng espiritu. Ibinaba niya ang kanyang ulo upang makita ang Broken Soul D sa loob, na lumilitaw sa tuktok ng kanyang mundo ng espiritu. Broken Soul D, anong meron? Tanong ni Lin Feng, matiyag ang nakangiti. Naalala pa ni Lin Feng ang mga payo ni Broken Soul D noong siya ay nasa Savage Desert. Ang Broken Soul D ay bihirang lumabas, ngunit siya ay muling nagpakita sa oras na ito. Lin Feng, kailangan ko ng tulong ng Supreme Cultivator Soul. Pwede ko ba siyang puntahan? Gaya ng inaasahan niya, kailangan ng Broken Soul D ng tulong. Hindi alam ni Lin Feng kung ano ang gagawin at nagtanong. Bakit kailangan mo ng tulong ng Supreme Cultivator Soul? Dahil siya lang ang makakatulong sa akin na mabuhay muli at maibalik ang aking orihinal na lakas. Sabi ni Broken Soul D, parang nalungkot siya. Dati kang Peerless Holy Emperor. Ang iyong kaaway ay isa sa limang damapalas, si Yuan Koy. Alam ko yan. Ngunit ngayon, hindi mo na kailangan ng tulong ng Supreme Cultivator Soul, maaari mong mabawi ang iyong orihinal na lakas nang wala siya. Magtiwala ka sa akin. Hahanapin ko ang pinakamagandang pisikal na katawan na maaasahan mo. Talaga. Matutulungan mo talaga akong mabuhay muli. Sabi ni Broken Soul D. Nasasabik siya. Siyempre seryoso siya. Isa na siyang cultivator ng ikatlong Holy Spirit Emperor. Maaari niyang patayin ang isang cultivator ng unang layer ng Holy Spirit Emperor ayon sa gusto niya. Hahanap siya ng cultivator ng unang Holy Spirit Emperor layer para sa iyo at paggising mo, ikaw na. Madali lang, di ba? Sabi ni Yandi nang makita ang Broken Soul D na mukhang nagtataka. Tumingin si Broken Soul D kay Yandi, at kahit na hindi niya makita kung anong level si Yandi, nahulaan niyang napakalakas niya. Sige, may tiwala ako sa iyo, Lin Feng. Ipauubaya ko sa iyo, kung gayon. Sabi ni Broken Soul D, kinuyam ang kanyang kamao bago siya nawala pabalik sa kaibuturan ng mundo ng espiritu ni Lin Feng. Tumiti si Lin Feng kay Yandi, na muling nakatingin sa singsing. Malapit nang matapos ang pagsusulit. Nanalo ang isang cultivator ng unang Holy Spirit Emperor layer sa kulay abong damit, na tinalo ang isang disipulo ng Evil Soul Sect. Sasali siya sa Evil Soul Sect kasama ang iba pang mga nanalo. Tapos na ang kompetisyon. Nasa amin ang lahat ng mga henyo na kailangan namin. Ang walang kapantay na Martial God, ikalawang aklat. Kabanata 235, pagsali sa Evil Soul Sect. Inihayag ng Supreme Cultivator Soul ang pagtatapos ng kompetisyon. Ang mga natalo ay mukhang bigo. Nagsimula silang umalis sa lambak ng Evil Soul Sect. Gayunpaman, pagdating nila sa labasan, hindi mabilang na mga espada ang lumitaw sa langit at tinadtad ang mga taong iyon hanggang sa mamatay. Ayaw nilang lumabas ang kanilang mga sikreto, galit na naisip ni Lin Feng. Ang Evil Soul Sect ay talagang malupit. Bata, paano mo ililigtas ang iyong kaibigan? Tanong ni Yandi, hindi siya natatakot sa sino man sa Evil Soul Sect. Ngunit gustong iligtas ni Lin Feng ang isang tao, kaya kailangan nilang maging maingat para maiwasan siyang mapatay. Matandang kaibigan, kailangan kong mag-transform sa lalaking iyon na naka-gray na damit at tumagos sa kaibuturan ng Evil Soul Sect para iligtas si Uncle ZGN. Ano ngayon? Maaari mong gawin iyon sa iyong sarili. Sabi ni Yandi, nakangiti ng sarkastikong. Siyempre, sinasabi ko lang sa iyo ang plano ko. Sabi ni Lin Feng, nanunuya nang mawala siya. Tumiti si Yandi ng malayo. Anong maliit na bata? Hindi talaga nawala si Lin Feng, gumamit siya ng lakas ng bilis, lumapag sa tabi ng lalaking naka-gray na robo. Hindi napansin ng mga disipulo ng Evil Soul Sect nang sinuntok siya ni Lin Feng at pinatalsik siya. Kawawang tao, kakapasok lang niya sa Evil Soul Sect, at nakoma na siya. Walang gana si Lin Feng na patayin siya. Wala pang nagawa ang lalaki na walang konsensya.
Hinawakan ni Lin Feng ang robe ng lalaki at isinuot ito, at isinuot ang sarili niya sa lalaki. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang transformation technique at pinagtibay ang mukha ng lalaki. Kumbinsido si Lin Feng na kahit ang Supreme Cultivator Soul ay hindi siya makikilala. Pagkatapos ay itinapon ni Lin Feng ang lalaki sa sarili niyang mundo ng mga espiritu. Lumapit sa kanya si Supreme Cultivator Soul at ngumiti. Ano ang pangalan mo? Mabilis na nag-isip ng pangalan si Lin Feng. Mie Han. Galit na tumingin kay Lin Feng si Supreme Cultivator Soul. Hindi niya gusto ang pangalang iyon. Siya ay Soul, kung tutuusin, Supreme Cultivator Soul. Ang pangalan ni Lin Feng ay Mie Han. Isang Soul Destroyer. Talaga. Ngunit wala siyang sinabi, sinabi lang kay Lin Feng na sundan siya. Nagtungo sila sa inner area ng Evil Soul Sect. Gumawa ng kilos si Lin Feng at sumulyap kay Yandi. Naunawaan ang huli ang ibig sabihin nito. Itinago niya ang kanyang chi at sinundan si Lin Feng. Simple lang ang pangunahing palasyo ng Evil Soul Sect. Dinala ng Supreme Cultivator Soul sina Lin Feng at Supreme Cultivator Woodcutter sa isang maliit na burol na may pinto na hugis dragon. Itinaas niya ang kaliwang kamay, naglabas ng kaunting lakas, at binuksan ito. Ang chi sa loob ay medyo masama. Pumasok ka sa loob. Utos ng Supreme Cultivator Soul kay Lin Feng at Supreme Cultivator Woodcutter. Tumanggo ang dalawa at pumasok. Nagulat si Lin Feng sa loob. May mga godly stones sa magkabilang gilid ng koridor. Mayroon silang make and tab na mga godly stones sa lahat ng dako. Kayamanan yan. Mahina pa nga ang Holy Shrine ng Silver Region kung ikukumpara. Napabuntong hininga si Lin Feng sa sarili. Napangiti ng mahina ang Supreme Cultivator Soul, ngunit walang sinabi. Ipinagmamalaki pa niya na ang Silver Region ay kalokohan kung ikukumpara. Paano sila makakalaban ng kanyang sekta? Nang makarating sila sa dulo ng koridor, nakita ni Lin Feng ang isang palasyo. Ang chi na lumalabas mula sa palasyong iyon ay hindi mas mahina kaysa sa chi ng Demon Mansion ng Demon Region. Nararamdaman din ni Lin Feng ang chi ng isang malakas na cultivator na may kahit man lang lakas ng ikalimang Holy Spirit Emperor Layer. Ang pinakamalakas na chi na naramdaman ni Lin Feng ay ang chi ng 6th Layer Holy Spirit Emperor. Maaring ito lamang ang Patriarch ng Evil Soul Sect. Sino pa? Sinundan ni Lin Feng ang Supreme Cultivator Soul sa pangunahing bulwagan, kung saan pumasok sila sa conference chamber. Napuno ito ng mga tao. Halos lahat sila ay nasa katanghaliang gulang ng mga lalaki na nakasuot ng itim na damit. Siyempre, may mga matatanda rin, wala ni isa sa kanila ang mababa ang ranggo. Isang lalaki ang nakatayo sa gitna ng mga taong iyon. Nakasuot siya ng purple na robe sa halip na itim, nakasimangot na sapat na para mataranta ang lahat. Nang makita niya si Lin Feng, Supreme Cultivator Woodcutter at Supreme Cultivator Soul, lalo siyang nanlamig, lalo na nang sumulyap siya kay Lin Feng. May masamang premonition si Lin Feng na nakikita ng Patriarch ng Evil Soul Sect sa pamamagitan niya. Hindi alam ni Lin Feng kung bakit, ngunit ang Patriarch ng Evil Soul Sect ay ngumiti ng malamig. Siguro ang pagliligtas kay Zijian ay magiging mas komplikado kaysa sa inaasahan. Hehe. Munting kaibigan Lin Feng, ikinararangal namin ang iyong presensya. Hindi ako nakarating sa pasukan ng lambak upang salubungin ka, patawarin mo sana ako. Sa wakas ay sinabi ng Patriarch ng Evil Soul Sect. Alam ni Lin Feng na siya ay natuklasan. Hinubad niya ang kulay abong robe, tumigil sa pagpapanggap, at bumalik din sa kanyang tunay na mukha. Sumimangot si Supreme Cultivator Soul. Maingat niyang siniyasat si Lin Feng at wala siyang napansing kakaiba o kakaiba, ngunit ang kanilang Patriarch ay. Nang marinig ng iba ang Patriarch ng Evil Soul Sect na malamig na tumawa, napaatras sila. Si Lin Feng ay sikat sa Continent of the Gods. Nagagawa niyang lumaban ng mag-isa sa buong spiritual region. Napatay pa niya ang godly leader ng spiritual region, at pinatay ang lahat ng kanilang mga miyembro. Alam ito ng lahat. Ang ilang mga tao ay hindi naniwala nang marinig nila ang tungkol dito. Ang ilang mga tao na hindi pa nakakita sa kanya ay hindi man lang naniniwala na umiiral si Lin Feng, tulad ng isang alamat. Pinatay ni Lin Feng si Ling Tuzi sa lakas ng Third Layer Holy Spirit Emperor. Anong biro? Emph. Tinatakot ka ng isang maliit na tanga na ganyan. Gaya ng naisip ko, hindi siya kasing lakas ng sinasabi ng mga chismis. Siya ay may hindi nararapat na reputasyon. Bulalas ng isang elder ng Evil Soul Sect. Umihit siya at lumapag sa harap ni Lin Feng, itinuro siya gamit ang kanyang daliri ng mapanukso. Talaga. Ang maliit na batang iyon ay malamang na umasa sa ibang tao upang lipulin ang spiritual region. Siyempre, narinig ko pa na si Lin Feng ay muntik nang mapatay ni Ling Tuzi, kaya paano niya ito napatay? Haha. Tama, si Lin Feng ay isang maliit na bata. Puputulin ko ang ulo ng maliit na asong ito, at pagkatapos ay aalisin ko ang kanyang ulo at gagamitin ito bilang isang palayok sa gabi. Hahaha. Ang mga matatanda ng Evil Soul Sect ay tumawa at tumingin kay Lin Feng na parang siya ay karne sa plato. Lin Feng, maliit kang bastos.
Kung lumuhod ka at magmakaawa sa iyo para sa iyong buhay, baka hayaan kitang mabuhay. Papayag din akong i-recruit ka bilang isang disipulo ng Evil Soul Sect, ano sa palagay mo?